Burned out na sa work? Di na talaga kaya. Gumagawa ka na ba ng resignation letter? Oops, teka lang. Bago mo ipasa yan, mag-isip-isip muna. Trabaho nga ba ang problema? O baka naman ang pananaw natin sa pagkahanap buhay ang dapat nating baguhin? Narito ang ilang mga paraan upang mas ganahan at lalong mahalin pa ang ating mga trabaho. Alagaan ang ating kalusugang pisikal. Sa kasalukuyang panahon na karamihan ng mga trabaho ay sa bahay lamang, huwag kalimutang magkaroon pa rin ng pisikal na aktibidad gaya ng pag-eehersisyo. At kung nakakaramdam ng pagod, maaari namang maglaan ng ilang minuto upang magpahinga. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng sapat na tulog para may lakas at mas maging produktibo sa buong araw ng paggawa. O baka naman nakakaramdam ng pagkabago dahil walang kausap sa trabaho. Makatutulong ang pagkilala at pakikipagkaibigan sa iyong mga kaopisina. Sa pamamagitan ng mabuting pakikisama, maaari silang makatulong sa iyo, lalo na kung may problema ka sa trabaho. Kung nahihirapan sa mga task na pinapagawa sa iyo, baka panahon na upang linangin pa ang ating mga kakayahan. Ang pagsasanay ng bagong skills ay makatutulong upang magawa ang ating work assignments at mas maging masaya tayo sa trabaho. At syempre, always think positive! Kapag positibo ang ating pag-iisip sa trabaho, mas mapagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na maaari pa nating pagbutihin. At hindi lang ikaw ang magiging masaya, kundi maihahawa mo pa sa iyong mga kasama ang positive vibe sa trabaho. Ilan lamang ito sa maaari mong magawa upang maging produktibo at masaya sa pagtatrabaho. Higit sa lahat, gawin natin sa pag-ibig ang lahat nating ginagawa. Ika nga ng kasabihan, if you do what you love, you'll never work a day in your life.